Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advanced learning sa inyong mga topics from first quarter hanggang fourth quarter, feel free to visit our playlist. Kompleto lahat yon. Okay, let's get started! Good day mga minamahal kong grade 8 students! Nandito na tayo sa pinakaunang week ng inyong mga modules. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa channel na ito. Bago natin sagutan yung learning task number 1 ay i-discuss ko muna itong linear inequality in two variables. Kasi mas maganda yung natututo tayo bago natin i-solve yung mga learning task, okay? Diba nung first quarter ay naituro ko na sa inyo yung linear equation in two variables, which is in the form of y equals mx plus ito plus b or ax plus by equals c. The graph of the linear equation is a line, meaning all the points that belong to the line are the solutions of the equation. Ngayon naman, ang linear inequality in two variables wherein the graph is not a line but a region. Remember that in inequality, the relational symbols are less than, greater than or equal to, or less than or equal to. Below are the graphs of an equation and inequalities. Dito sa first graph, meron tayong y is equal to x. Y equals x kasi meron tayong 1, positive 1, positive 2, positive 2, positive 3, positive 3, and so on and so forth. So, ito ay example ng linear equation in two variable. O, huwag kayong malilito sa equation at inequality. Kapag equation, equal siya. Kapag inequality, hindi siya equal. Unequal siya or greater than, less than, greater than or equal to, at less than or equal to lang yung inequality symbol niya. Yun yung pinagkaiba nila. Ito yung graph ng linear equation in two variables. Dito sa second graph, as you can see, meron tayong y is less than x. Bakit y is less than x? Kung mapapansin ninyo, meron tayong broken lines dito at shaded yung nasa lower portion. Kasi nga, yung y is less than x. Kaya ganyan yung line niya. Dito naman sa ating third graph, we have y is greater than or equal to x. So, nasa taas naman yung shaded portion. Tapos, yung line niya is solid line, di ba? Dito sa inequality, kapag ang given ay greater than at less than, ang gagamitin ninyong line is broken line, ganito. Kapag naman ang given ay greater than or equal to at less than or equal to, ang gagamitin ninyong line is solid line kagaya nito. Ang indication kasi noon, yung mga nandito sa region dito sa line is kasali. Kasali siya kasi greater than or equal to eh. Dito naman, hindi kasali yung nasa mismong line. So, yun ang pinagkaiba ng inequalities at equation. Okay? O, ito yung explanation niya. The broken line means that the points on the line are not included in the solution set of the inequality, while the solid line means the points on the line are included in the solution set. Ibig sabihin, kapag kukuha ka ng points dito sa mismong line, magiging true yung kanyang inequality. Para mas maintindihan ninyo, let us try to answer learning task number 1. Give the equation or inequality described by each graph. O, pinalitan ko yung iba dito ha, para matuto tayo. So, dito sa first graph, meron tayong Cartesian plane. At yung line natin ay nasa tapat ni positive 2. Straight line siya. Anong ibig sabihin nito? Sabi ko nga kanina, kapag equation equal, walang shaded portion. So, walang shaded portion at ito ay nasa mismong katapat ni 2. Ibig sabihin, that is, x is equal to positive 2. Itong graph na to ay graph ng linear equation. Dito naman sa number 2, meron na tayong shaded portion dito. At nasaan yung line natin? Nandito sa tapat ni positive 2. So, paano natin yan isusulat?
As you can see, wala tayong x. Hindi natin tinamaan si x. So, ang gagawin lang ninyo dyan, di ba yung y natin ay nasa 2. At yung shaded portion is mas mataas kaysa kay 2. So, anong gagamitin nating inequality symbol? That is, y is greater than or equal to positive 2. Sabi ko nga, kapag solid line, greater than or equal to positive 2. Kasi mas mataas siya sa positive 2. Ibig sabihin, lahat ng nandito sa taas ni positive 2 ay solution set ng inequality. Paano naman itong number 3? As you can see, meron tayong vertical na broken line. So, anong gagamitin nating inequality symbol? Less than, di ba? Kasi mas maliit siya sa negative 1. Kapag nandito naman sa right niya, greater than. Okay? So, ang inequality symbol nito ay x is less than negative 1. So, yun lang mga anak. Sana naintindihan ninyo ang lesson na ito. Kung gusto ninyong panoorin yung learning task number 2, hanapin nyo lang sa playlist natin or i-click nyo lang doon sa end screen. Maraming salamat sa inyong panonood. Once again, and stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral lang mabuti. God bless you all and goodbye!